yung tingin ko sa inyo. Diyan, tingin na rin. Morning guys, welcome sa channel. Samahan nyo kami sa aming event ngayong araw. Meron kaming guest band ngayon. Oh, ano na nangyari dyan? May guest band kami mamaya, so hindi ko muna sasabihin para surprise. Hindi ko rin muna ilalagay sa title para panoorin nyo ito hanggang dulo. So set up muna kami, mabilisan lang, balikan ko kayo mamaya. Ito lang ang venue namin, maliit lang. Ayan lang, terrace lang siya. One eternity later. Almost 80% done. Nauna pa kami sa backdrop. Ito. Tignan nyo yung mga gamit nyo pagka nag-uulan. Pagka medyo inaamag. Lalo na itong mga to kasi nakabag to. Inaamag yung parang ano niya sa loob. Parang net yung nasa loob niya. Eh. May mga puti-puti. So, ibabrush lang ng ano. Ng tuyong toothbrush. Tapos may mga ali-ali kabok din. Audio Center SA312 ang model nito. Ayan, okay na ulit. Ito yung medyo mas matagal na hindi nagamit kaya may mga ganyan-ganyan siya. Aagapan nyo yan kasi kakalawangin tong ano. Itong metal grill niya. Pero yung nasa loob na yan, para siyang ano, net pa o nylon, hindi ko alam kung anong material niya. Iingatan para laging mukhang bago yung mga gamit natin. May import ako ngayon, no? Si Kurt. Shout out ka dyan, Kurt. May sariling sound system din yan. So, wala siyang labas ngayon. Kaya kinuha ko siya dahil wala sa akin si Jay. Huwag munang patugtugan. Baka maka-copyright. Bin! Baka maka-copyright ako. Tanggalin mo muna. Sayang yung ano. Kita. Pagka na-copyright tayo. Ganyan lang, konting linis-linis lang. Para ano, pinakakaingat-ingat. Maselan ako sa gamit dahil gusto ko laging mukhang bago yung mga gamit. Para hindi nakakahiyang ipasok sa mga hotel. Okay. So wala kaming frontal ngayon dahil tanghaling tapat ang event. Salamat at pinagbigyan tayo sa magandang panahon. So, ang ilaw namin nasa magkabilang gilid, puro big dipper yan para wash. Kasi pag lumi lights, sunog na masyado yung banda dito. Tapos naglagay lang kami ng lima doon sa taas. Yan ang advantage pag magaan. Kahit na zip tie mo lang siyang ganito, uobra. Pero kailangan tali mo nang maayos para ano, hindi siya yuyuko. Dapat Michael, dalawa nang nilagay mo dito eh. Dito nakatapat para nakatukod siya dito. Para hindi siya yuyuko. Laniel LX65R yung pang lead namin. Tapos itong isa heart key. Iniram ko muna ito sa isa ring tropa dito sa Zambales. Actually, for sale ito. Kinoconsider ko siya kaya sabi ko, habang may banda ako,
ipahiram niya sa akin para matesting ko actual. Kasi hindi ko naman matetesting sa bahay yan dahil hindi naman ako baista, hindi naman ako musician. At least dito matetesting ko ng actual sa banda mismo. So yan. Kasunod ito nung nauna kong Harkey na nakita nyo na, nabenta ko na rin. Ito yung kasunod niya. 75 watts yung na-dispose ko na kasama nitong drum set ko na bili. So ito yung sumunod, 150 watts. So as per owner, sa covered court daw, kayang-kaya na nito. Single 15. Pero target pa rin natin is 4x10. Pero pakinggan natin mamaya. Malaman natin kung anong performance nitong 150 watts ni Harkey. Bye. 95% done na kami. Nagtotono na yung banda. So, baka kilala nyo sila. Sa mga medyo kasi edad nila, for sure kilala nyo ang banda na to. Naka-uniform na yung isa. Okay, sound check. Yung house namin dito ay Audio Center SA315, isa nung beta 3 natin dito. Yung isang sub natin nandun sa tabi ng drummer. So ito enough na para sa space natin. Ito lang yung space, napakaliit lang. Tapos yung isang audio center na 315 nandun sa kabila, tabi ng booth namin. Thank you. I've been there in Canada. Oh, well, but pabalik-balik.
Cheers para mi hijo. Asa na yung shop ko. Basta mo mga bata. Basta mo mga bata. Ngayon ay matanda. Pinanggalingan ng bata. Sige. Ah, magulang. Magulang! Oh. Eh, magulang ko. Isang libo't isa. Ang naglulagat sa bangina kapalaran. Siyang gabay at maliwanagan. Patako, mga pulong sa mundong gumuguho. Patako, litong-lito sa buhay ay ito siya. At alam ni Madam to, ang magulang clip pati. Halika na, sumabay ka dito. Sumabay ka rito. Sumabay ka na. Ena, kaming. Ikaw thank you.
bata, doon sa middle age, at saka sa senior. Okay ba yun? Okay. Doon tayo sa pinakabata. Okay. Pinakabata. Mga wala pa, hanggang 18. Okay? Isa, dalawa. Doon tayo sa middle age. Okay? 18 above. Pero hindi pa senior. Okay. Okay ba? Kasama ka doon, pati ha, saka. Isa, dalawa, tatlo, apat. Senior citizen! Yeah! Talaga? Tulungan natin ang mga senior citizen. Okay! Isa, dalawa, tatlo, na. So, naka-isang event na naman tayo at sa nakita niyo ng mga video natin kanina, nakasama natin yung asin. Si Miss Lolita Carbon. So, ang gandang experience. Ang ano nga lang, mahirap nga lang, pinapatay niya yung mga ilaw dahil lang pakiramdam niya mainit. Kasi tanghalin tapat yung event, alauna. Pakiramdam nila mainit. Sa kahit na paano namin ipaliwanag na hindi naman umiinit pagka mga power LED na ganyan, LED, eh, pinapatay talaga niya, ayaw niya. Tsaka mababait sila ha, wala silang kaselan-selan. Yung pinadala nilang tech ride sa amin na standard lang, parang yung mga usually na tech ride lang ng mga local band. So, hindi sila nagbigay ng mga brand or specific na gamit, basta standard tech ride lang. So, at saka ano, ang sarap nilang katrabaho, talagang
makukulit sila palibasang may mga edad na. Hindi pressure ang trabaho na kasama ang asin, sila Miss Lolita Carbon. Enjoy ang mga tao. Parang ano lang sila, naka isang oras lang natugtugan tapos may kasunod silang banda. Ang dami nila, parang ilang katao yung huli? Siyam, ano? Siyam na katao, buti hindi naubusan ng input yung aming Maki DL na 16 channel. Tapos, since tanghali, tapat itong event namin, hindi na ako gumamit ng lumilights. Puro big deeper lang itong mga nakasabit namin para mas magaan. Dahil payat lang yung ano, yung pinagsabita namin na sa ano yun eh, sa deck, sa stylish yan. So nakisabit lang kami ng ilaw doon, naka zip tie lang, magaan. So, maganda rin ang buga kasi noon dahil wash. Kakalat talaga yung kulay. So yung mga lahat ng lumilights namin pati RMB hindi na nagamit. Tapos naglagay lang kami ng dalawang ano dito, beam 260 yung naikarga na nakapasok na sa loob, hindi na namin napalitan. So yung 2 na sana ang gagamitin namin pero dahil nakakarga na hindi ko na pinalitan. At ano pa ba? Yun, meron tayong base amp na gamit dito na 150 watts, siniram lang namin sa tropa. So, for sale siya, nakapost ito sa marketplace, yung Hartke na HD150. Okay ang performance niya, basta hindi lang sa sobrang laking venue, hindi lang maselan talaga yung gagamit. Usually, pagka ganyan na sa mga mismong artist na yan. Pagka yung iba kasi ang gusto 4x10, yung iba naman basta meron, lang pakialam sa ganyan. So, iba-iba. So, kailangan talagang, ano, kumbaga, collaboration talaga between the band and the sound system owner. Ano pa ba? Ah, itong... Yan. Itong aking 65 watts na Laney na gustuhan ng gitarista ni Asin. Binibiro niya ako lagi, ikahon ko na daw at iuwi na niya. Dahil napakaliit niya, napakalakas. 65 watts talagang hindi mo maisasagad, mabibingi ka. Wala silang keyboard, pero yung pangalawang banda may keyboard sila. Nirekta na lang namin yung input niya. So ang tunog niya lalabas na lang sa monitor. May tatlong monitor naman kanina. At saka sa dalawang house. Hindi naman sila maselan. Mabait din itong pangalawang banda na nakasama namin. Kaya halos relax lang itong trabaho namin. Napakaganda nitong event namin ngayon dahil zero... Ano kami, kumbaga walang aberya ang nangyari, as in zero. Hindi nagkaroon ng aberya sa kuryente. Medyo bumaba sa 210 kanina, dala ko din yung aming distro. Dala ko din yan, kaya namomonitor namin yung voltahe kanina. Bumaba siya ng 210 pagdating ng bandang hapon. Sa drum set naman, ayun, medyo napalakas ang sipa ng drummer ng Asin. Medyo lubog ng konting-konti lang yung drum skin nung ating bass drum. Kaya sabi ko dun sa pangalawang banda, alalayan na lang dahil pag natapat sa kanya yun na nabutas, siya ang magbabayad. So, kayo ba, paano ang patakaran niyo sa ganyan? Kung sinong nakasira, siya ang magbabayad? Tingin ko usually naman ganun ang, ano, ang patakaran. Kurt, na-experience mo ng nabutasan ng drum set? Pinabayaran mo? Eh, paano yun? Mayaman yan si Kirsten. Ha? Ah? Ah, hindi mo alam kung sino nakabutas. Pero kung maaktuhan ko kung sino nakabutas, pababayaran ko talaga. Gaya ng mga nangyari sa akin dati, nakikita nyo naman, nababagsakan tayo ng mic. So, ano na, masela na ako kasi hindi nga biro itong investment natin. So, I guess karamihan naman ganun talaga. Unless kung sobrang bait mo at dami mong spare. Halimbawa, may tagalawang spare ka ng mga drum skin kahit hindi mo napapalitan. Pero kanina, habang nasa show pa, nagbabrowse ako ng mga drum skin. May kamahalan pala talaga. Ang Evans nasa 6,000. Ang pinakamura nasa 3,000. Yung pang bass drum. So, pag nabutas yan, medyo masakit sa bulsa. Masakit din sa bulsa ng mismong drummer, syempre. Kahit sino naman walang gustong
masiraan ng gamit na ganun. Kaya umpisa pa lang, paalalahanan na natin sila para medyo alalayan na nila yung palo. Ganun lang ang sikreto dyan. Kaya nung sinabihan ko siya, yung pangalawang drummer kanina, talagang inalalayan niya. Sabi niya, lagyan mo na lang ng tape, sir. Kaya niya, duct tape. Ay, sabi ko, hindi. Ayokong may tape yung mga gamit ko. Maselan ako ako. Inusog ko na lang ng konti yung puntahan natin. Inusog ko na lang ng konti yung yung pedal para hindi sumakto doon sa medyo may dent ng konti. Ayan. Ewan ko kung effective yung nakita ko sa isa YouTube na pinapasadahan ng saglit sa heat gun hanggang sa pumantay siya. Sino bang nakapag-try na nun? Paki-comment naman dyan. So, tayo mo pa nahulog. Nahulog yung smoke machine. Tumulo ng konti, sayang yung fluid. Kaya ayun, ang pinakamabilis na naisip ko na lang na paraan, iusog ko ng konting-konti ito para medyo lumihis siya. So far, okay naman. Eto kung mabutas to, okay lang kasi may spare ito eh. May spare siya. Eto kahit paano mura lang, 1.3. Remo, pero ang Aquarian kasi ang hirap maghanap na. Eto so far okay naman, wala namang dent. Yung isang tom hindi ko na dinala. Simbal, wala naman tayo naging problema. So, successful ang event na ito dahil walang nangyaring aberya. So, eto isusoli ko lang mamaya din kay Benson. Yan. Shout out sa ating isang tropa dito rin yan sa Zambales. Pag-iisipan ko ulit ng mabuti mamaya bago ko matulog kung kukunin ko na ba bin o 4x10. Ano lang ito? 4x10. So, doble ang gastos nun. So, hindi natin agad mabibili yon. Ito kahit paano, siguro in one week maiipon ko yung pambili niyan. 25k ito. Chat nyo ko kung mayroong interesado dito. 25,000. Good condition siya. Sabi nga nung bayista nung asin kanina, basta hard key, madaling gamitin, madali nilang mapatunog sa gusto nila. Ewan ko ha, kasi nga ako hindi naman ako musician. Kaya so far yun ang feedback nila kanina. Pero pag-iisipan ko kung kukunin ko to or iipon ako ng pang 4x10 na, rekta na natin sa 4x10. Tapos sa U12. Talagang busog din yung monitor ng drummer kanina dahil gandang combination nung ginawa nating monitor sa kanya. So, hanggang dito na lang muna itong vlog natin ngayon. Sana nag-enjoy din kayo sa tugtugan ng asin. Itong event namin ngayong araw, magliligpit na kami at nag-uuwian na rin ang mga tao. Maraming salamat kay Madam Perena sa pag-imbita din sa amin at sa amin na ipagkatiwala ito kasi pinost niya ito na looking for sound system siya. Maraming nag-comment din at nag-suggest ng kanya-kanyang mga trusted sound system nila. So luckily sa atin napunta ito dahil isa din sa mga dahilan dahil ang daming kaibigan ni Madam Perena na mga kaibigan ko rin kaya naging confident niya na kunin tayo. At ang kagandahan doon, kanina kalagitnaan ng event, sabi niya, magkita-kita ulit tayo sa November, birthday ko. Baka bumalik dito ang asin, pero sabi ko nga, sana ages naman dahil hindi ko pa nakakasamang ages. Matagal ko nang pinapangarap na makasama sa tugtugan ng ages. So, ganoon na lang. Maraming salamat. Kung nag-enjoy kayo at bago pa lang kayo dito sa aming channel, paki-hit na lang yung like and subscribe button para mas ganaan pa tayo mag-upload ng maraming mga event vlog. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. We'll be right back.
We'll be right back.